Presidential aspirant Manny Pacquiao handang maglabas ng pera kung sakaling pakitaan raw siya ng sign ng Panginoon. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Senator Manny Pacquiao, ginagamit na naman ang Diyos sa kanyang palusot, pero ang totoo ay paubos na ang kanyang pera, kulilat pa rin sa bagong survey, kaya may balak na itong mag-withdraw. Lumabas na naman ang ugali ni Senator Manny Pacquiao na manggamit at sinungaling. Ito matapos niyang sabihin na nag-aantay na lang daw umano siya ng sign para bitawan ang inaasam niyang posisyon bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon naman sa isang balita, nawawala na siya ng pondo, kaya ito ang nakikitang dahilan na kailangan na niya mag-withdraw. Okay lang sana na kahit maubos ang kanyang pera basta siya ang mauuna sa ratings. At ayon rin sa balita, Pacquiao aminadong kinakapos na sa pondo pero ayaw umasa sa mga donasyon. Aminado si presidential aspirant at Senator Manny Pacquiao na manipis na ang kanyang campaign funds sa gitna ng patuloy na pangangampanya habang nalalapit na ang eleksyon. Sa kanyang pag-ikot sa Sultan Kudarat nitong Huwebes, sinabi ng pambato ng PDP Laban at isa sa pinakamayamang senador na kinakapos na rin siya sa pondo. Subalit, ayaw niya umanong umasa sa donasyon na mga pinipili lang umano niya ang tinatanggap na donasyon dahil ayaw niya makompromeso ang kanyang commitment sa taong bayan. May problema kasi, hindi naman ito umaasa sa malalaking negosyante, giit ng senador. At the end of the day, ako manalo. Ang taong bayan ang makikinabang. Kasi ang una kong gagawin, review all the contracts of the government. Paliwanag pa nito. Sa kabila nito, tiniyak ni Pacman sa kaniyang mga taga-suporta na tuloy pa rin ang kanilang pangangampanya kahit aminadong kinakapos na sila sa pondo. Hindi raw kasi niya maaring atrasan ang labang ito na hindi lamang para sa kanya, kung hindi para sa bayan at sa lahat ng mga Pilipino. Ayon sa pagtataya ng mga election experts, ang kumakandidato sa pagkapangulo sa Pilipinas ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 bilyon upang matustusan ang pangangampanya. Ang suporta o donasyon naman na nagmumula sa malalaking negosyante ay umaabot umano hanggang 75 milyon bawat presidential candidate. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, nasa pang-apat na pwesto lamang ang Boxer politician na nakakuha ng 8% preferential votes, malayong malaya sa 60% na nakuha ng frontrunner na si Bongbong Marcos. Duda naman dito ang pambansang Kamao dahil mistulang mayayaman lang daw ang tinanong sa survey. Baka yung mayayaman lang tinatanong nila. Hindi nila tinatanong yung mahihirap na tao. Basta kumpiyansa pa rin ako na ang mahihirap na tao ay sama-sama ngayon para magkaroon sila ng importansya at umunlad ang kanilang pamumuhay. Giit pa nito. Ito naman ang komento ng isang netizen. Ang destiny mo, Manny, ipinagkaloob na sa iyo ng naglalang sa atin. Maging isang sikat na boksingero sa buong mundo, yan ang destiny mo. Hindi para maging presidente ng bansang Pilipinas. Sayang ang pera na kinita mo sa pagboboksing. Masakit kapag bumalik ka sa zero ulit. Nawawala ka ng maraming kaibigan. Dahil wala nang pakinabang sa'yo. Nag-viral rin ang isang panayam kay Chavit Singson na dating matalik niyang kaibigan kung saan naawa ito kay Pacquiao. Ayon pa rito, paubos na umano ang pera ni Pacquiao. Dahil kahit malayo pa man ang eleksyon ay nabigay na ito ng maraming pera sa taong bayan. Para lamang butuhan siya ng mga tao.